What's up, guys? This is Cybertech Bonin, and today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-bypass ng iPad Air 1 or iPad Air na nakalock sa iCloud activation. Katulad niyan, nalock siya. So hindi ka makapag-activate. Ang unang gawin natin dito ay i-boot natin ito sa DPU mode. So, ang gawin dyan is, sabay press mo yung home button at saka power button, tapos 5 seconds, up, mali, mag-recovery mode lang yan, pag ganyan. So, ulit. So, sabay natin, click, power button, home button, then pagka-off niya, count 5 seconds, release yung power after 5 seconds, but i-remain mo yung sa home button. Then, yan. Naka-DPU na yan. Check natin sa Trio Tools kung naka-DPU na siya. Yan. Naka-DPU na siya. Since naka-DPU na yan, ay i-open natin yung software ng iRepair. Kasi dyan tayo mag-manage ng bypass. Then, since naka-DPU na, yung nakalagay sa, nakakabit sa iPad, ay tanggalin mo yung lightning cable, tapos ilipat mo sa iRepair box. Yan, lipat mo dyan. Then, ilipat, yung sa iRepair box naman, ay ikabit mo sa iPad Air 1. Then, balik tayo dito. Check natin dito. Nakikita natin yung DPU. Click natin yan. Hindi makita kasi, against the light. Basta nakalagay dyan. Yan. DPU model. Click mo yan. Once na-click mo yan, mag-enter na yan sa engineering mode. Yan. Papasok yan. Hintayin mo lang. Maglo-load yan. Yun. Pasok yan sa engineering mode at saka yung iPad mo ay mag-turn into purple mode. O, anong color ba yan? Ba't ganyan yan? Pero, di bali na, ganyan talaga yung paiba-ibang color. Minsan purple, minsan orange, minsan green. Yan. Then, kailangan ka bibili ng serial number, Bluetooth Mac, at saka Wi-Fi Mac. Kasi nga, kailangan yung tatlo sa process na ito. Kung wala kayong ganyan, contact lang kayo sa akin, meron tayong mabibilihan. So, nandito na tayo ngayon sa engineering mode, ay una, palitan natin yung serial na nakalock. Yan. Delete natin yan. Paste natin yung binili natin. Tapos, right. Yan, nakita mo. Serial, right, serial, okay. Yan. Nag-error. Sandali lang. Yan. Sinunod namin ay yung Wi-Fi at saka yung Bluetooth Mac. Ay, write mo rin. Yan, naka-write na lahat. Then, yun. I-read mo siya. Yan na po siya. Then, after that, ay i-exit na natin yung iPad. Click mo yun sa baba. Exit. Exit na natin dito para mag-reboot na yung iPad. iPad Air. Yan, nag-reboot na siya. Tatanggalin na natin yung iBox. Hintayin na lang natin na mag
pasok siya sa, yan. I-set up na natin siya ngayon. Try natin kung papasok na. Pag ganyan ang error, unable to activate, kailangan muna natin mag-restore sa Trio Tools. So, i-connect na naman natin ito sa computer. Tapos, connect natin sa Trio Tools. Then, kung wala pa kayong flash file, download nyo muna. Then, i-flash na natin pag meron na. Then, yan. After nan, mag-set up tayo ulit. Yan na siya. Tayo natin matapos hanggang mag 100% na ang yung sa Trio Tools. Basta ang gawin nyo lang dyan, ayun, ayan, okay na. Mag-download ng plus firmware, then, after, connect mo yung kuan, yung iPad, then i-flash mo siya sa complete talaga, new restore. Then, after that, ay ma-activate na natin siya. Kasi nga, kailangan lang talaga siyang malagay sa latest na iOS available ng iPad Air. Yan. Okay na. So, set up na tayo. Dapat, after ng connect ng Wi-Fi, diretso na yan sa privacy. Hindi na yan mag-activation lock. Pag may kita kang privacy, okay na yan. Yan, privacy na. So, continue na lang. Continue nyo lang. Don't use passcode. Huwag muna mag-passcode. Tapos, dyan. Huwag muna mag-connect ng iCloud. So, wala muna ng Apple ID. Para, diretso na tayo sa menu. Makapasok na tayo sa menu. Then, next na lang yan. Next, agree. Next na hanggang sa maabot mo yung pinakadulo ng setup. Yan. Pasok na tayo sa so, kunti na lang. Yan. Next. Yan. Welcome. Yun. Boom. Okay na po siya. Yan po ay completely bypass na po siya. So, wala na yung iCloud. Yan, wala na yan. Only reset na rin yan. Kahit anong gawin mo. Reset ng reset ka na lang dyan. Walang problema. So, maraming salamat sa panonood. Thank you. God bless.